na kumuha siya ng lubid. Malaki yung circle, no? Pero hindi niya pinasikipan. Kung hindi kayo titigil dyan, magpakamatay ako. Namangha siya. Bigla lang gumalaw yung lubid ng pusa, no? At nasakal na siya. At yung kanyang asawa, tinulungan siya. Hindi ko mahatak yung lubid. Pero alam nyo, hatak niya yung lubid nung nagsimula sila na magdasal. No, walang pinipili yung demonyo, mga kapatid. Ngayon ay galing ako sa misa sa isang batang lalaki na nagbigti, 18 years old. No? Galing pa ako sa Dawis, and then sinabihan ko yung buong pamilya na ito po ay palatandaan na nag-overtime ang demonyo. Totoo na may demonyo, mga kapatid. Normal lang na may problema tayo, normal lang na may trauma tayo, pero abnormal na yan. It is beyond normal kung papatayin na yung sarili mo. Di ba? Kung sukmagon ka na koron, sa man magpagsukupag ka, muli kay ka, oy. Kusiun ka, ngusi po ka. Baos. Gano man, atong natural tendency to protect our life, not to kill us, patyo na totoko galingan, no? So it is beyond natural, di ba? It is preternatural. Ang nangyari kanina, mga kapatid, sinabihan ko sila na kung ang lugar may nag-suicide, so yun po ang attraction ng mga evil spirit, lalo-lalo na yung pamilya, no? May isusunod siya, eh, no? Kahit hindi pa ako nag-interview sa kanila, yung kanyang ex nandun din. Yung, pati yung present. Ang ex at saka present nandun. Alam nyo, yung ex niya, may bubulong na sa kanya, magpakita na yung nagbigti sa kanya, na masama yung tingin. Hindi ko pa sila na-interview. Pero yun na pala yung naranasan nila, na mag-message na yung ex niya na dahil patay na siya, magpakamatay din siya. Just imagine, ha, ex. Bakit may connection? Dahil meron silang soul ties, no? Yung soul ties, merong nag-ban sa kanila, nag-unite sa kanila yung kasalanan, no? Premarital sex, di ba? So, kung hindi po pa yan na-renounce, dapat i-renounce mo yan. Yung present mo ay meron ka pa ding ex, no? Connected pa din tayo kung meron nangyayari sa atin, sa mga ex, no? Ang nangyari, mga kapatid, anim po yung nasapian kanina. Dahil sinabihan ko sila, i-bless natin yung bahay para alis na yung mga demonyo dito sa lugar natin. At wala na siyang mabiktima pa. Hindi pa ako nag-deliverance, no? Nagmisa pa ako. May isang babae dun sa gilid na wala ng malay. May isa ding babae na masama yung tingin sa akin. Panay iyak. Communion pa, no? Sama ng tingin niya, no? So pinuna na siya sa mga katabi niya. Anong nangyari sa iyo? Bakit nagkaganyan ka? No? Dahil sinabihan ko na sila na after sa mass, mag-exercise ako sa bahay. No? Hindi makatago ang mga demonyo na matagal na nagtatago. Natutuwa ba kayo ngayon? Dahil tinuturo namin sa inyo yung prayer ng simbahan. After sa misa, sabi ko, mag-bless muna tayo ng tubig, asin.
Kasi imagine na, nag-bless pa ako ng tubig, asin, at oil. Ngayon lang ito nangyari sa araw na ito. No? Before ako na pumunta dito. No? Ang nangyari mga kapatid, nag-bless ako ng asin, sumisigaw na sila. So, nataranta yung mga tao. Makibay ka ba rin yan? Paano ko sa grasya? Ang ginawala ka na yun. Diyos, kinahiran niya yung tingog. More nag-ampo nga na hadlok. Saan? Tama niya nag-sasa? Diyos, i-ampo mo kami mga sasa. Di na effective. Relax lang. No? Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana ang kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan. Unong kabuk nag-react, nangawa silang kagalingan. Unya doon na sila nakita itong mga tao, bata. Kiposible man, o bata mag... Kung doon na ganyan yung anak, makita bata, yung anak. Posible doon ay nag-abort sa lugar. Muna nga, ma-infested ang lugar. Labi na kung wa ma-confess ang mga kasalanan ito. No? Tinatago until now. No? Dahil nakakahiya. Pinatay ko yung sarili kong anak. No? Yan. At sinabihan ko sila, dahil dinilibras natin ang bahay, grabe ang sigaw nila. Alam nyo, dumudoble, trumotriple yung mga tao. Nandun, ang daming tao. Pati yung mga ibang sekta nandun. O nga Marites, no? At sinabihan ko sila, kailangan yung mga nag-react ay may pa-padala na yun. Kailangan yung mga nag-react, yung mong pamilya, pupunta kayo sa office next week para ilibing, matapos mailibing itong anak ninyo. No? So, Satan is real. So, nung tinanong ko yung ex niya, may bubulong sa kanya. Wala ka ng... May marinig siya. Hindi magpakita yung bangkay. Dahil, siya ang isusunod ng demonyo. Satan is real. At kung malaman ninyo yung prayer ng simbahan, yung sacrament, how important the sacraments are in our spiritual life, yan, libre lang. Kung may mga pari tayo kasama ngayon, nagbibigay ng sacrament of confession, dahil yung sacrament of confession is sacrament of healing. No? Lahat ng mga kasalanan ninyo, huwag nyo nang itago. No? And then, linisin na natin yung puso natin. Patawarin na ang dapat patawarin. Kahit mahirap mahalin yung mga taong laging umuusig sa atin. Pray for them. Bless them. Bakit? Kapag mag-revenge tayo, puno ng puot yung ating puso, yan. Yung puso mo ay pinagdanahan na ng demonyo. Satan is real. Yung anim po, pinainom natin ng holy and exercise water. Yung masama yung tingin sa akin, alam nyo, ninapitan ko, pinainom ko ng holy and exercise water. No? At, nabalik yung kanyang consciousness. Alam nyo, lumuhod siya sa aking harapan. Father, forgive me all my sins. No? Siya, Father, na ako'y nakita nga ito. Sabi, no? Yeah, imagine ka, yan, silang uno magdungan. No? Meaning, the area is infested. Dinidiscuss na yan sa mga kasamahan natin. At paulit-ulit ko niya na dinidiscuss sa ating yung mga four harassment of the evil spirits, di ba? I hope hindi kayo na late kanina, alas 8 nandito na kayo because knowledge is power po. At sinabihan ko sila kung magkaisa ang pamilya sa pagdasal, magkaisa ang pamilya sa pagpatawaran at pakikinig sa bawat isa, yan po ang matibay na pamilya. Kung lagi kayong nag-aaway, rambulang away, usay mabasa. Uy, ha? Kusga. Yawa lagi yan. So, I hope mga kapatid, kayong nandito, yung natutunan ninyo, dahil hindi namin ma-explain lahat sa isang oras lang, isang araw lang. So,
ang ginagawa ko every day, kung okay lang yung schedule ko, lagi akong nagla-live para lalawak yung kaalaman natin. Amen? And then meron akong pasyente from Butuan. Alam nyo, nagbibiro lang yung kanyang husband. Binibuli niya yung asawa niya kasama yung mga kaibigan niya. So, nagagalit yung asawa. Kapag hindi kayo titigil yan, magpakamatay ako. So, pumasok yung asawa sa room niya at hinabol ng kanyang husband. At na kumuha siya ng lubid, no? Yung circle ay malaki yung circle, no? Pero hindi niya pinasikipan, no? Malaki yung circle. Kung hindi kayo titigil diyan, magpakamatay ako. Namangha siya. Dahil nilihok ang kuan, nilihok lang iya ba og nihugot, nituok sa iyaha, no? So na-shock siya hasta yung mister, na-shock. Dahil nilihok siya, nihugot ang nihigot sa iyang liog. So ang ginagawa niya, gusto niyang, dahil nasakal na siya, gusto niyang maantay yung lubid. Pero hindi niya kaya. Bigla lang gumalaw yung lubid ng pusa. No? At nasakal na siya. At yung kanyang asawa, tinulungan siya. Bakit ang lakas nito? Hindi ko maantay. No? Hindi ko Tagalog na, mabadbad? Mahatak. Hindi ko mahatak. Nag-live tayo, pasensya na mo. Nag-lisod po, Tagalog na. Hindi ko mahatak. Hindi ko maantay yung lubid. Pero, alam nyo, na naantay, nahatak niya yung lubid nung nagsimula sila na magdasal. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Grabe na. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Makapangyarihan ang dasal natin. So yung mga dasal natin na angelus, ugaliin natin. E nawala na yun eh. 3 o'clock prayer, magdasal tayo. Lasais, angelus. Oh. Sa paglakad natin, angel of God, my guardian dear. To whom God's love commits me here. Yeah, turuan nyo yan sa dasal. Basic yan, ha? Pero nawala na yan. Di ba? So, iba yung pagdasal mo with great devotion. Dahan-dahan babaguhin ka sa Diyos. Marami namang nagdasal, pero wala, hindi galing sa puso. Sabi ni Pope Francis, blah, 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 blah. So, kailangan galing sa puso, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Pero yung iba ay paspas kayo. Santa Maria, amen. Napuhin sik, kapuyan siya balik-balik. Parihula. Amen. Bukod isip ka. Humanda yun. Wala nga, I hope na gagamitin natin yung prayer natin, lalo-lalo ng prayer sa simbahan. Malaking tulong po yan. And then, after sa blessing ko sa inyo, mga sacramentals, malaking tulong po yan. Pinainom natin ng counting holy and exercise water and salt. Pinakain natin an oil. Nabalik yung consciousness nila. Nakakita yung isang babae na itim na lalaki, yung isa naman puti, ang puro nakita niya, nahirapan siya sa paghinga, yung ex at saka present, di ba? Na girlfriend niya. No? Grabe, no? Dahil may soul ties eh. And then, ipopost ko sa sunod na araw yung unbreaking the soul ties, breaking the... Nandyan din sa bawat pamilya natin, may isa, kahit isa yung prayer ni Father Sikia, breaking the soul ties, bandages. Nandyan po dyan, no? So, I hope, by the way, yung proceeds sa mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong natin sa charity.
Merong mga scholars, mga 35 scholars, and meron din tayong 17 seminarians. Bakit? Kung mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? At pasensya na kayo sa lugar natin. Hindi tayo natuloy sa balilihan, pero matuloy tayo sa ibang lugar. Ipagdasal niyo dahil kaaway natin ang demonyo. Gusto niya na hindi ma-establish itong center na pinaplano natin. Dahil, just imagine ha, kanina lang, yung mga demonyo ay na-torture, anim sila. No? Hindi ko alam ilan ngayon. No? Kahapon may isa. No? Kahapon nag-exercise ako, dalawa. Hindi, ang tatlo or apat siguro yung exercise ko ngayon. And then after that, matapos kayo sa deliverance, kayong lahat i-deliverance, lalabas ako for anointing of the sick and then anointing of senses. Okay? And then sa pag-uwi nyo sa bahay, kayo na ang magpatuloy sa dasal. Merong akong short form, pinupost ko dun sa ano ko. Itong long form, yung ka-Father Sikia, at yung ipupost ko na long form, pwede nyo from time to time na hindi nyo maintindihan yung buhay nyo, grabe yung problema nyo, pwede nyo mag-pray for deliverance. I cast out the spirit of problems, the spirit of heaviness, the spirit of confusion, the spirit of anxiety, the spirit of chaos within us. We command all of you to depart from us and fill us with your peace, reconciliation, forgiveness. Ganon. Ang buong pamilya magdasal. No? Hindi naman tayo kaaway, di ba? Yung asawa mo, iniibig mo yan, bakit inaaway mo na ngayon? Di ba? Punong-puno kayo ng pagmamahalan nung una, ngayon, no? Ground zero na, negative 10. So, yan ang nangyayari sa sanlibutan natin. So, kaya nga, nag-catechize tayo. The whole morning po is catechism. And then, sa pagparito ninyo, sana ang hihilingin natin yung very essential. Yung pagkagaling, hindi yun ang pinaka-essential. Yung pagpalayas ng demonyo, hindi yun ang pinaka-essential. Pinaka-essential, Lord, baguhin mo ako. Yan ang pinakamalaking milagro. Amen? Amen? Kahit hindi ka pa pinagaling ng Diyos, pero binabago na ng Diyos yung sarili mo. Yan is the greatest healing. No? Nung una, puno ka ng puot. Ngayon, no, puno na kas pagsabot. Amen? Puno kas pagdumot sa una, karon puno na kas pagsabot. Sa una, puno ka sa kasuko, karon puno na kas sa kalumo. Sa una, puno ka sa panimaos, karon puno na ka sa pagpaubos. Puno sa kahiubos. Lord, change me, Lord. Let there be peace on earth. And let it begin. Si Sumpay. With. Di ba with you? No. Di dyan na mag-begin sa uban. With me. So, ang kalinaw magsugod sa tuwa. Why kalinaw ang palibot ni mo? Because you have no peace in your heart. So, anong gusto ko na, lalo-lalo na sa mga may sakit ngayon, every day kayo magsamba. Receive the Eucharist. Eucharist is greater than Father Darwin. No? Then nakafocus kayong Father Darwin. Eh, Father Darwin, yun ako. No? Father Darwin. Naging fanatic na tayo, di ba? Go to the sacrament because sacrament is greater than Father Darwin. No? Sacrament of confession and anointing of the sick. Pangatlo, the Eucharist. Yung tinapay na tatanggapin nyo, wow, He is everything. He is our source of consolation. He is God. Di ba? Kung alam lang ng mga Katoliko ito, iwanan nila yung kanilang sakahan. Iwanan nila yung kanilang labhunon. Iwanan nila saglit yung trabaho nila para magsamba. Because I will meet the Lord before the altar of the church. Amen? May misa ba every Sunday, araw-araw sa inyong parokya?
You are so blessed. Pero we miss it. We take for granted. Hindi mo masama pupunta sa doktor. Pero mas naniwala ka pa sa tao kaysa kay Kristo, di ba? Tingnan nyo yung ina-upload natin last week. Meron siyang stage 4 cancer. No? Hindi naman siya nakalapit sa akin. Taga Cebu. Ini-interview siya sa ibang pare. No? So, ini-upload natin to glorify the Lord, not to glorify me. No? Don't glorify the Lord. Wala naman akong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ko ay meron akong power, pero kilikili power ito. No? Pero yung kapangyarihan na galing sa Diyos ay nandyan sa sacrament. All priests are healers. Amen! Amen. Bigyan natin ng papuri yung kaparian natin. Yan po. No? The power of the priest is the same power given to the apostles. Grabe, no? Hindi nakalambang ang mga apostol sa kanilang mga panahon. Dahil the same power that we receive from the apostles. Because Jesus is the same yesterday, today. Yesterday, today, and tomorrow. Jesus is the same. Hindi siya nagbabago. Amen? God is good! Nagrambulogi mo. God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. At sa mga meron talagang sakit, ibibigay ko sa inyo yung mga hindi na makalakad, ibibigay ko po sa inyo si Kristo, ang kanyang katawan. Okay? Wala kaming maibigay sa inyo, kundi ang sakramento, si Kristo mismo. Hindi yung sarili namin, no? Ang ibibigay namin sa inyo ay si Kristo. Amen? Amen. At, meron akong piniprepare dito, pero wala na tayong oras, dahil meron akong exercise mga 3 to 4, yung exercise natin ngayon. And then, mag-anointing of the sick pa ako sa inyo. No? At sana, maibigan niyo si Kristo araw-araw, lalo-lalo na sa banal na misa. Alam niyo yung stage 4 cancer, completely healed po siya. Nagpakasal sila sa pari. Hindi ako ang nagkasal sa kanila. Nangumpisal, anointing of the sick, and lagi siyang nag-receive ng katawan ni Kristo, and she is completely healed now without major operation. Grabe, no? Bigyan natin papuri ang Diyos. Hindi naman sa, by the way, hindi masama pupunta sa doktor, ha? Ini-encourage ko kayo to go to your doctors, to consult them. Dahil yung mga sakit na natural, kailangan natin natural medicine, di ba? Kailangan natin ng doktor. Yung mga spiritual healing, yung spiritual illnesses, barang kulap, hindi yan magamot sa doktor. No? Maraming tayong pasyente dito na kahapon may ini-exercise ako, hindi na siya possessed. Nung una possessed siya, isang buwan po yung processing natin sa kanya. At salamat sa Diyos, nag-cooperate yung buong pamilya. At siya po ay completely liberated na ngayon. Lahat ng karamdaman niya for how many years, panic attack, ay nawala na. At yung mga physical pain niya, na hindi niya ma-describe, pabalik-balik sila sa doktor, psychiatrist, pero walang improvement dahil yung kanyang karamdaman ay hindi naman natural. At ngayon, hindi ko alam kung nandito siya, pero kahapon nandito siya, at sabi niya, Father, nawala yung mga iniindang kong karamdaman. Kung babalik sila, Father, mag-prayer of deliverance ako, immediately mawala. Salamat sa Diyos. Because of the increase of my knowledge, I protected myself. Amen? Because knowledge is... Knowledge is... Kisa nagsulti, ana? Si Francis Bacon. No? Yara nang i-quote ni Ernie Baron. No? Si Francis Bacon din nagsulti, ana? Dili si Ka Ernie Baron. Knowledge is power. So, yan lang ang maibibigay namin sa inyo, yung araw-araw nagbabasa kami, araw-araw nag-aaral kami. Yun lang ang mission namin sa mundong ito para isiwalat namin yung nalalaman namin sa simbahan.
Amen. Meron ding Muslim, galing sa Muslim, Catholic na naging Muslim and din bumalik sa pagkakatoliko. Nandito siya, no? Bigyan natin ng papuri. Welcome, no? At meron ding buong pamilya lumipat sa simbahan from Cotabato, yung pinupuos ko ngayon. Pinupuos ko ngayon. Kung makita niyo yung timeline ko, dumami na yung bumalik sa simbahan. Amen? Dahil, hindi naman tayo nagbigay ng bigas sa kanila, ilang kilong bigas. No? Hindi naman tayo nagbigay ng sardinas, no? Or snacks. Ang binibigay natin, yung tunay na aral, dalisay na aral ng ating inang simbahan. Amen? So ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo. Diyan lang kayo sa inyong upuan. After that, pupunta na ako sa dito for solemn exorcism. At kung may sisigaw man during exorcism, huwag kayong tatakbo ha. Huwag din kayong sisilip dito. Baka mag-transfer sa inyo. No? Madagdagan yung pasyente natin. No? So, dito ako mag-exercise. No? Kahapon, dalawa lang yung na-exercise ko dahil may misa ako alas 5. Pero ngayon, pwede apat yung e-exercise natin. And then, while kung matapos na kayo sa deliverance, lahat kayo i-deliverance eh. And then, matapos kayo, lalabas ako for anointing of the sick, and then anointing of senses, and then yung mga nahirapan na sa pagpunta sa simbahan, I'll give you the Holy Eucharist, the body and blood of Christ. Amen? Natutuwa ba kayo? Huwag kayong mamadali, no? Okay. Meron akong ini-anwet na lolo, Father, ayaw pagdali. Kaya ang magdali, din na kauli. Nabay nang dali, dire? Ah, makauli. Ganaan, jaday mo muli, no? Ha? Oo. Sali lang, sakripisyo lang ta. Itong inspiration sa sacrifice is Jesus Christ. Nagsakripisyo siya para natong tanan. So, atong unang bless, ang inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You, creature of God, salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you, truly says the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Jesus Christ our Lord. Amen. So yung salt ninyo ay holy and exercise salt na po. So na dating i-bless yung tubig ninyo, i-open yung tubig ninyo, yung oil, ay wag nyo lang i-open ha, yung tubig lang. You creature of God, water, I pour you of evil in the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to praise us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world be far. O God, for man's salvation, thus dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases.
whatsoever, it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. It transforms in joy, a spirit of goodness, an air of peace, freed from painful needy snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that were therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo, kaunti lang. The Lord be with you. Author of invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the neighboring enemy, who belted potent down hostile influences. Prostrate and fearsome, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a joy of sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Yung tubig ninyo ay holy and exorcised water na po. Sprinkle nyo po yan sa inyong mga kwarto. It is a greatest protection. It purifies our body. Sacramentals purify our body, while the sacraments purify our soul. Okay? So, connected sila. Interconnected sila. Sacramentals, ito, mga sacramentals po ito, purify our body, while the sacraments purify our... Pinangga kita sa simbahan o sa Ginoo, no? Amen? I hope after listening the teachings of the church, you will increase the love of the church. Because by increasing the love of the church, we increase the love of Christ. Iniibig nyo pa ba yung Roman Catholic? No? Dahil maraming mga skandalo na nangyari sa simbahan, di ba? Pero wag nyong pabayaan ang simbahan. Hindi niya iniwanan ang simbahan kahit merong mga makasalanan. Pumaparito si Kristo para sa atin. I hope that despite maraming mga, tayong lahat ay makasalanan, hindi tayo iniwanan ng Diyos. At sana hindi niyo iiwanan ang simbahan na kanyang ini-entrust sa atin. Amen? Amen! So ngayon, yung olive oil niyo, huwag niyo nalang i-open, ha? Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil, that bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to guard fully to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anything the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its own serpent through Christ our Lord. Lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcise oil na po. Ang gagawin ninyo ay cross sa mga senses sa mga anak ninyo. Patis kayo bago matulog, ha? And then, we are protected by God through using the sacramentals devoutly, with devotion. Okay? Hindi yan anting-anting, ha? Iba yan. With devotion. It is useful. It is the instrumentality of God. So, may instrumento talaga ang Diyos na gagamitin. Okay? And then,
May lumapit sa akin kanina, sabi niya, Father, depressed na depressed ako. Akala ko mamamatay na ako. Alam mo, Father, nakikinig ako sa online evangelization and then na-appreciate ko yung cares. Kanina pa, lumapit siya sa akin. Tingnan niyo mo, Father, yung picture ko. Ah, ang payat ko, Father, oh. Grabe yung depression ko, Father. Pero nung lumapit ako at nag-practice ako ng cares, anong kalugan ng cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals, Father. Tingnan mo ako ngayon. Lively na lively na, Father. No? Marami akong natutunan sa online evangelization, Father. Matagal ako nagsusubaybay. Mga 20 years old na lalaki, no, from Cebu. So relative sa nag-suicide, no? So ang dami pa lang maging biktima ng demonyo kapag hindi tayo lalawakin natin yung ating, palalawakin natin yung ating kaalaman, no? Marami tayong ma-save. Yung asawa mo, yung anak mo, yung deliverance ka sa bahay mo, yung spirit of depression, spirit of anxiety, spirit of hopelessness, dahil sa sakit mo, ialay mo yung sakit mo sa Diyos. Lord, thank you for this illness, Lord. Dahil tinuturuan mo ako na hindi ako para sa mundong ito. No? Lord, malapit na ako, Lord. Tsinta na ako, Lord. No, malapit na ako. No? It is a grace. Hindi lahat umaabot ng 80. Kahit si Kristo nga, 33 years old lang, di ba? Ikaw na, yun ng ilang taon? Nilapas na din, no? 70 may average. Ikaw na eh? 80 na ka. Super ting lapasan. Dapat yung 83. So, kinalapasan na din, no? So, possibly patay na din sila, no? Pero ligon man, di ba? Ligon. Papaka na tong Ginoo mo. Extend din siya basta. Mga buutan. Mga buutan na eh. Simba na eh, no? Simba na? Oo mo na. Oo. Wala nga kung lulta sa Ginoo, extend na dyan ta sa atong kinabuhi. Ma-extend na nung dili man pinakataas. Importante ang pinakataas. Ang importante, productive ang imong kinabuhi bisag mubura. Si Kristo mubo man. Pero iyang gitayog ang tibok kalibutan. No? Amen? So, I hope dili mo ma-discourage. Kung doon ay discouragement man, look at Jesus. He never discouraged. He is tortured. He is persecuted. He is abandoned. Kining atong sakit ron, angayan ron na to. No? Ako bitaw, before ko kuao niya, Lord, gailan yung kong sakit, Lord, before ko mamatay. No? Kaya nindot man nining mamatay ito na nasakit. No? Salamat, Lord. Ang sakit ko, magkapangandang Diyo ko, ano ba, no? Dinoo, dili. Unang pasalamati, Diyo, ang Ginoo ng imo. Kay bunal na si Ginoo na to. Kay sumayo paglawas, ikaw na ho ng Ginoo. Nasakit na, ha? Ito na si healing center. Kahuna-huna, nagpangumpisal. Dinoo, dili. Ya, kung di po kayo si Ginoo ay kagool, God is everywhere. Diba? Father Darwin is limited, but God is everywhere. God is Emmanuel. Amen? Sa minig Emmanuel, ang Diyos, ni Aoba na to, unang ninataangay, mag-uul pa. Entrust your problem to Him. Because only Him can console us. No? So mga butangwa na tumasabti, entrust it to the Lord. And then, kung meron kayong blessing pala, pwede kayo mag-share sa ministry dahil yung mga kasama natin dito hindi na nagtatrabaho, no? Yung nag-accommodate niyo dito sa buong araw, inaalay na yung sarili niya sa ministering ito. Kung wala naman kayong biyaya, apiki kayo, just pray for us. Okay? And then yung project natin, siguro kung ma-approve na ni Bishop, kung ang signal ni Bishop lang yung hinintay, so mag-establish na tayo dito sa Lila po. Malapit lang dito. So pwede kayo mag-donate ng usara ka lublak. Pila mo ng usara ka lublak? 30, no? Mga nang Jesus, mabungkag na naghikapon. 25, 30, ligon-ligon na siya. Usara ka po. Usara po kakabilya.
Unya usakas eh pero dako ra nang usakas ako bisag 1/4 lang sako simento no ana ra or usaka kini bitaw usaka kabo nga nya pila naman mo kabuok so pila naman ni kasako bag usaka kabo nga simento amin ninyo ako magsalig sa usaka tao nagsalig ko sa Ginoo ug sa generosity sa mga pobre na kaya meron mahuman na nando kay puhon maghimo man ta og mga rooms dito for kito mga lagyo bitaw so dun na sila dun na tay accommodation nila no Bukidnon na sila katugan to mga taas Bukidnon no so man to plano pero naho na to ang chapel so dun na ay plano man mahuman naman plano ang approval na lang sa tunghal na bispo may itong gipahapon no pero ilan ta magdali kay problema na sa Ginoo no ah madalas kaya yung problema no mo nang pugan man Diyos yawa no pero sa lang hindi makapugong ang yawa doon na si daghang paagi ang Ginoo amen so general blessing ang sunod rosaries medals rings bells Benedictine cross, Benedictine medals, rosaries, sacred images of God, handbooks, scapulars, Bible, incense, candles, rosary guide and novena. General blessing ang sunod ha. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying the truth of blessing you bestow, let be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted, both the afflicted, your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever they skip, maintain and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, to the same Jesus Christ, our Son, our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals na po because of the prayer of the Church. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At yung mga blessing na isi-share ninyo, yun po ang pangbayad sa kuryente natin. At salamat sa Diyos dahil naka-install na tayo ng solar dito. So, maliit lang yung bayad natin sa kurente. Yung monthly natin dito is 20,000. So, dahil may solar na bago na ito na ikabit, na install. And then, yun ang binibigay ninyo ang ating, para makasave tayo ng energy. And then, yung mga blessing na sinishare din ninyo, yun din ang ginagamit natin sa gasoline allowance sa mga pari natin na tumutulong sa atin for confession. No, bigay tayo ng gasoline allowance. And then kung may nag-aani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng isang kilo na bigas. No? Kita nyo, may mga pamilya dito sa mga Dilemas Minister na nakatira dito. At minsan makakita kayo ng mga bata na takbo-takbo. No? Makakala nyo na anak ko yan. No? Anak yan sa mga Dilemas Ministers. And then yan po ang patutunguhan sa mga generosity niyo. At wala kayong maibigay sa inyo kundi yung pagsisikap namin, yung buong buhay namin at pag-share sa mga kaalaman. Wala naman kaming kaalaman kundi galing yan sa simbahan po. Yung sinasabi namin ay galing na-learn namin sa simbahan. At kung mayroon kayong mga gulay, pwede din kayo magdala dito, no? Tatanggap din kami ng
lubid. Lubid, no? Nang dulo ay kambing, kalabaw, no? Hindi kami tatanggi dyan. baboy. Salamat, ha? And then, yung nagpadala sa atin, yung sa GCash natin sa online, para saan yon? Sa evangelization yon. So, meron tayong evangelization ngayong November 23, papakainin natin yung buong barangay. So, dun, yung GCash natin at PNB, public account ko, yan ang patutunguhan dyan. And then, sa vocation, yung mga gustong magpari, ngayong buwan na ito ay 73,000 ang nabayad natin sa seminaryo. No? And then, meron din natutulungan yung pinadala ninyo, tinutulong din natin ng Catholic School. Every month, 25,900 ang pinadala natin. No? So, yan po ang patutunguhan and then evangelization. Yung mga CFT na binibigyan natin ng mga gasoline allowance, yung mga market evangelizers. So, dun po na and then, I am transparent to the finance natin. Yung public account natin ay titingnan yan sa treasury dito sa ministry. Kahit piso ay pinoprotektahan natin para yung intention ninyo ay maibigay natin sa evangelization, sa charity ng ministry. Amen. Maraming salamat sa inyo, ha. At ang Diyos, alam naman ng Diyos na inaayos natin yan para sa charity as evangelization. At dahil sa evangelization, marami nang bumalik sa simbahan po. Amen. Natutuwa kayo? Hindi. Natutuwa. No. So, magsimula na ako, ha, for solemn exorcism dito. And then, kung may mag-react ngayon, dahil yung iba, nandito sila mag-prayer of liberation. Dito, yung iba ay nandun sa loob. At after the liberation, prayer of liberation, lalabas ako for anointing of the sick. Huwag muna kayong uuwi, umalis, dahil mag-anointing of the sick ako. And then, isa-isa sa'yo, mag-anointing of the senses din ako sa inyo. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? Sakripisyo lang, dahil ako lang mag-isa, mag-anointing sa inyo kayo lahat. No? Walang bayad, libre po. Okay? So, tatawagin yung mga pangalan ninyo, sa ni Ate Mayet. Nasaan na si Ate Mayet? Pero nalirata ron kay 90 raman mo. Kaya kahapon is more than 100, pero natapos tayo mga alas 4. Okay?